Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Ang paksa ng pagtatanghal ngayong araw ay isang bagay na dapat nating pinag-uukulan ng pansin habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Ito ay tungkol sa isang sakramento, sa katunayan mga sakramento na nauukol sa huling yugto ng ating buhay dito sa lupa. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang mga sakramento ng huling seremonya or last rites. At bago ko talakayin ang paksang ito ay ibabahagi ko muna ang isang maikling testimonya ng isang deboto ni Padre Pio bilang halimbawa para sa atin. Alamin ang mga detalye, panoorin at tutukan. Ayon sa testimonya ni Kate Russell, ang kanyang ina ay nasuri at napag-alaman na may sakit na tinatawag na Parkinson's disease. Ang pinakamasakit na bahagi ng karamdaman para sa kanya ay ang kamalayan na nawawala na ang kanyang kasarinlan at ang kanyang talas ng pag-iisip. Pagkaraan ng 4 na taon na pagtanto nila ng kanyang mga kapatid na babae na hindi na siya maaaring manatili sa kanyang sariling tahanan kahit na may 24 na oras na pangangalaga. Nakakita sila ng magandang pasilidad ng pangangalaga para sa kanya. Ngunit mabilis na lumala ang kalagayan ng kanilang ina. Sa panahong ito, araw-araw na nagdarasal si Kate para kay Padre Pio na sana ay magkaroon ng pari ang nanay niya na tutulong sa kanya at may bibigay sa kanya ang huling seremonya bago siya pumanaw. Nakiusap siya kay Padre Pio na tulungan siya sa ganitong paraan. Matapos ng aksidenteng mahulog, inilipat ang ina niya sa ospital at lumala ang kanyang kondisyon doon. Gayunpaman, nang dumating ang paring si Father Don upang makita siya, nakilala ng ina niya at natanggap ang mga sakramento ng pagpapahid ng langis or anointing of the sick na dati tinatawag na extreme unction at ng Eucharistia. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap si Kate ng tawag na kailangan niyang pumunta sa tabi ng kama ng kanyang ina para magpaalam. Tinawagan niya siya at sinabing papunta na siya. 6 na buwan na siyang hindi nakakausap sa telepono. Pero nagawa niyang tanggapin ang tawag niya at naiintindihan ang sinabi niya sa kanya. Pagkababa niya ng telepono, napuno ng amoy ng mga rosas ang kanyang sasakyan. Marahil ay naka-cellphone siguro at saka kaya binaba yung kanyang telepono. Nagpasalamat siya kay Padre Pio sa pagkakamit ng mga pabor na ito para sa kanya at sa kanyang ina. Yumao siya ng mapayapa makalipas ang 2 araw. Lubos ang pasasalamat niya sa mandirigma ng pananalangin o prayer warrior na walang iba kundi ang ating si San Padre Pio. Ang mga huling seremonya ay ang mga sakramento na tinatanggap kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay. Kapag ang isang tao ay nasa panganib ng kamatayan, maaaring tumawag ng isang pari upang ang mga namamatay na tao ay makatanggap ng mga huling seremonya na kinabibilangan ng kumpisal o penance o penitensya, pagpapahid ng langis na dating extreme unction or anointing of the sick sa Ingles, at huling pagtanggap ng banal na komunyon na tinatawag na viaticum. Ang mga sakramento na ito ay nagbibigay ng kapatawaran ng mga kasalanan, tumutulong sa individual na maghanda para sa kamatayan, at magdala ng kapayapaan at lakas ng loob sa taong may sakit habang ginagabayan sila ng Espiritu Santo sa kanilang mga huling hakbang tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng sakramento ng kumpisal, maaaring magbigay ang pari ng tinatawag na apostolic pardon sa namamatay na tao gamit ang mga salitang naway buksan ng Diyos ang mga pintuan ng paraiso at tanggapin ka sa walang hanggang kagalakan. Ang isang tao ay maaaring humiling ng huling mga seremonya para sa kanilang sarili o para sa isang mahal sa buhay na namamatay. Sakaling nasa ospital, karaniwang tatawagin ang isang kapelan o chaplain o pari sa tabi ng kama
upang mangasiwa ng sakramento. Maaaring hilingin ang mga huling seremonya anumang oras sa panahon ng karamdaman ng isang tao, ngunit kadalasang ginagawa kapag nalalapit na ang kamatayan. Ang sakramento ng mga huling seremonya ay kinabibilangan ng ilang mga panalangin at pagbabasbas, pati na rin ang pagpapahid sa mga may sakit ng banal na langis. Ang pagpapahid ay pinaniniwalaan na magpapalakas sa isang tao sa espiritual na paraan at magbibigay sa kanila ng kaaliwan habang naghahanda silang harapin ang kanilang kamatayan. Para sa ating mga Katoliko, ang mga huling seremonya ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating pagdurusa at minamahal tayo ng Diyos. Ang mga huling seremonya ay sinasagawa upang alisin ang bigat ng mga kasalanan ng isang tao bago lisanin ang lupa. Ang mga Katoliko ay naniniwala sa paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. At sa kadahilanan ito, nais nilang lisanin ang buhay na ito mula sa mundo bilang isang malinis na kaluluwa, malaya sa lahat ng kasalanan. Ang mga panalangit at mga seremonya ay isinasagawa upang protektahan ang tatanggap, natutulong sa kaluluwa niya sa paglalakbay sa kabilang buhay. Tulad ng binanggit ko, ang mga huling seremonya ay hindi isang sakramento, ngunit isang grupo ng mga sakramento na iniaalok sa mismo o sa malapit na oras ng kamatayan. Ang sakramento ng pagpapahid ng langis ay di lamang ibinibigay sa oras ng kamatayan. Ang pagpapahid ay ibinibigay din sa mga tao sa pamamagitan ng karamdaman o katandaan kasama ng mga komplikasyon nito. Gayunpaman, iniaalok din ito sa mga taong nahihirapan sa karamdaman ngunit hindi pa nasa panganib ng kamatayan, sa kondisyon na ang kalikasan ng sakit ay sapat na malubha. Itinuturo ng simbahan na ang sakramento na ito ay tumutulong sa tao na matugunan ng anumang pagkabalisa na nararamdaman nila tungkol sa kamatayan upang tisin ang pagdurusa ng buong tapang at upang labanan din ang mga kanilang karamdaman. Ang pagpapahid ng langis ay isang sakramento na dapat pangasiwaan ng isang pari o obispo, at walang mga Eucharistic minister para sa sakramento na ito tulad ng para sa binyag at komunyon. Papahiran ng mga pari ang mga Katoliko kapag sila ay may malubhang karamdaman o malapit ng sumailalim sa malaking operasyon at kung sila ay matanda na at mahina. Ang sakramento ay maaaring ibigay ng higit sa isang beses. Ngayon ay alam na ninyo na may tatlong karaniwang sakramento na iniaalay sa mga huling seremonya. Ngunit ang pinakaangkop sa mga naghihingalo para sa mga na pwede pang kumain ay ang Viaticum o ang huling pagtanggap ng banal na komunyon. Ngunit kung maaari, itinuturo ng simbahan na ang Viaticum ay dapat tanggapin sa loob ng misa na maaaring ipagdiwang ng pari sa tabi ng kama. Maaaring gawin ng mga miyembro ng pamilya ang mga pagbabasa o readings at tumanggap din ng banal na komunyon kasama ang kanilang mahal sa buhay. Para sa ilan na nasa proseso na ng pagiging Katoliko, at malapit na sa kanilang kamatayan, ang huling mga seremonya ay maaaring kabilang din ng binyag at kumpirmasyon kung di pa ito na isasagawa. Ang tamang pagkakasunod-sunod ng pagbibigay ng mga sakramento malapit sa oras ng kamatayan ay ang pangungumpisal muna, pagkatapos ay ang pagpapahid ng mga langis at sa wakas ay ang pagtanggap ng Eucharistia o Banal na Komunyon. Napakagandang bagay na ang huling pagkilos ng ating mga mahal sa buhay sa kanilang paglisan mula sa mundong ito ay ang pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang isa pang dahilan para sa aling tuntuning ito ay na kung ang mahimalang pagpapagaling ng may sakit ay magaganap sa pamamagitan ng sakramento ng pagpapahid ng langis, hindi na kailangan tumanggap na ng Viaticum. Kung ang individual ay hindi pa nabibinyagan,
nararapat na magpabinyag muna at pagkatapos ay tumanggap ng sakramento ng kumpirmasyon bago tanggapin ang iba pang mga sakramento na angkop sa huling mga seremonya. Walang limitasyon sa kung gaano karaming beses ang isang tao ay maaaring tumanggap ng huling seremonya. Kaya lang huwag na dapat mag-atubili at hintayin pang mamatay ang may sakit bago pa man tumawag ng pari. Hinihikayat ng simbahan ang mga mananampalataya na tumawag kaagad ng pari na kapag may napipintong kamatayan o posibilidad na mangyari na ito. Si San Jose ay kilala bilang patron ng namamatay at hindi lamang dahil sa kanyang masayang kamatayan, kundi dahil siya ang inampong ama ni Kristo, ang ating hukom. Samantalang ang ibang mga santo ay kanyang mga kaibigan lamang. Bilang ampong ama ng Diyos, anak, ginagawa siyang isang makapangyarihang tagapamamagitan na maaaring magsumamo sa ating pangalan. Ang isa pang dahilan ay dahil si San Jose ay may higit na kapangyarihan laban sa mga hukbo ng impyerno kaysa sa ibang mga santo. May video na po ako na ginawa tungkol sa temang ito, kaya panoorin po ninyo ito. Nasa ibaba po sa description box ang link. Ang paghiling kay San Jose na tulungan tayong magkaroon ng masayang kamatayan ay hindi nangangahulugang nakadarama tayo ng kasiyahan sa mismong kamatayan. Ngunit nangangahulugan lamang ito ng pagkakaroon ng kapayapaan, pananampalataya at pag-asa kay Jesus. Ang pagdarasal para sa isang maligayang kamatayan ay kasama ang isang taus-pusong pagsusumamo na ang isang pari ay naroon upang bigyan tayo ng mga huling sakramento. Pakikinig sa ating kumpisal, pagpapahit ng langis sa atin at pagdadala sa atin ng Viaticum, ang banal na Eucharistia, bilang pagkain para sa paglalakbay na ito. Ito ay isang panghabang buhay na paghahanda at hindi dapat ipagpaliban, para mabantayan natin ang pagiging hindi handa sa oras ng kamatayan. Sa mga huling araw ni Padre Pio, malimit siyang nakitang humihinto upang manalangin sa harap ng isang larawan ni San Jose, sa dingding malapit sa kanyang selda. Ito ay kinilalang paghahanda niya sa kanyang nalalapit na kamatayan. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na sana'y nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan po ninyo, huwag pong mag-atubiling mag-like, mag-komento, at i-share po ninyo ang videong ito. At para sa mga bagong tagapanood, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya sa kanan nito o ang notification bell upang maabisuhan namin kayo sa mga hinaharap naming mga video na ilalabas sa channel na ito. Gawin ito at maisasama namin kayo sa aming pamisa sa susunod na pagkakataon. At kung nais nyo kaming tulungan at suportahan sa pagpapakalat ng pagkakakilanlan kay Padre Pio, mangyaring lumahok po sa aming buwa ng mga taga-donante at mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa. At sa inyong paglahok ay mabibigyan po kayo ng pinasbasang larawan ni Padre Pio at ang medalya niya. Para sa mga karagdagang mga detalye ng paglahok, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph at doon po ninyo makikita ang mga detalye kung paano po magbigay ng donasyon at alamin ang detalye tungkol sa mga alagad sa mga kalinga ni Padre Pio. At maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com angtinignipadipio@gmail.com. At dito po ay magtatapos na tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita,
Naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.